Matapos umamin ang ex-boyfriend niyang si Gerald Anderson tungkol sa relasyon nila ni Julia Barreto, nagparamdam naman si Bea Alonzo sa naging realization niya tungkol sa kahalagaan ng oras. Sa kanyang Instagram, nag-post ang aktres ng ilang litrato na kuha sa short vacation niya sa Zambales kasama ang kanyang pamilya. Anya, "I love going back to our farm in Zambales. There's always something fun to do. Kanina, lumabas kami para magtampisaw sa ilog. Simple lang, pero ang saya." Bahagi ng caption ni Bea, dugtong pa ng dalaga. "These are the moments I live for. The time that this pandemic allowed us to have to be able to spend time with the people we love is what I am most thankful for." Sa huling bahagi ng kanyang mensahe, ipinagdiinan ni Bea ang naging realization niya hinggil sa oras at kung paano niya ito ginamit sa pag-move on at paglalantad ng katotohanan. "So here's to time. Time that is best spent with family, time that heals all wounds, and time as the ultimate truth teller. Have a great weekend, guys." Anya pa. Maraming nagkomento sa IG post ng aktres na may connect ang mga hugot ni Bea sa pag-amin ni Gerald na totoong girlfriend na niya, si Julia. Sa interview ni Boy Abunda kay Gerald, sinabi ng binata na super happy siya sa piling ni Julia kasabay ng pagde-deny sa issue ng ghosting o basta na lang niyang iniwan si Bea nang walang paliwanag o closure. Anya, "I can remember that moment like kahapon lang siya nangyari. But I can't. I don't have the guts to put someone in a bad light because gusto kong linisin yung image ko or yung side ko. Ganito lang po yun. Ano po ba ang definition ng ghosting? Kasi ang dating sa akin is parang nasa gitna kami ng dinner tapos nag-decide ako mag-back out and di na magpakita kahit kailan. Yun ba ang definition? Or is it walking away from a very unhealthy, toxic, not saying na siya yung toxic, but being together, we were very toxic. Hindi nare-respeto yung explanation na binibigay mo. Hindi tinatanggap. Paliwanag ng hunk actor sa paghihiwalay nila ni Bea." Dagdag pa niya, "After months and months and months and months of being on the rocks and puro away, I mean yun lang. I'm just gonna leave it at that. Bahala na po kung paanong ano. But if yun yung ghosting, I'm guilty of one of those two." Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? I-share lamang ang iyong opinion sa comment section. Para sa iba pang latest na balita at viral na kwento, mag-subscribe at mag-follow.